Pag na-board ka, nandiyan naman yung laptop ko sa table. Tapos, pwede ka manood ng TV. Ay, manood pala ng cartoon sa TV. Oh, are you hungry? Huh? Yes! You are? Sakto, nag-order ako sa'yo ng burger and fries. You want that? Favorite mo yun, di ba? Opo. Basta, Michael, dapat dito ka lang sa office ko. Huwag kang lalabas. Baka mamaya mawala ka. I can pass around, Mommy. No. You stay here. Don't go running around. Baka mamaya atake ka na naman ng asthma mo. Can I go to Grandpa? Alam ko po kung anong floor niya. The highest! Michael, you stay here lang, okay? Listen to Mommy, okay? Excuse me, Ma'am Dana. Papunta na po yung mga investors sa conference room. Okay. Please keep an eye on my son, okay? Yes, Ma'am. Huwag mong palalabasin yan. Okay, Michael? Oh, okay, sorry. Wish me luck. Ikaw lang mag-isa. Saan si Mami mo? Nasa meeting po. Saan floor ka po pupunta? 15 kay Papa. Ikaw? Me too. Maglalaro po kami. Sabay na po tayo. Michael? Lika, upo ka. Upo ka. Ano yung favorite subject mo sa school? Marami po. Like ano? Math. And drawing, painting, art. Galing mo naman. Alam mo, pareho talaga tayo. Ako din, yan din yung favorite subject ko. Fist bump naman. Yay! Thank you. Dana, Michael's missing. Mama, si Michael. Oh my God. Nasaan si Michael? Ma'am, sumakay na po sa elevator. Nakita sa CCTV. Ano? Di ba sinabi ko? Pantayan mo? Ano ginawa mo? Dana! Yak ka! Sabi kong pantayan mo eh! Nasaan siya? Nasa 14 po. 14? Malis ka! Dana, enough! Malis ka! Alis! Oh my God. Hello? Hello, Papa? Yeah, hello. Nasakto si Michael sa elevator kanina pa. Ha? Anong floor? 14th floor. Punta na. Dito. Nandito si Tita, okay? Okay ka na? Shortage daw po. Pero inaayos na po.
Abigail! Ano? Hmm? Was it a buwis ka, oh? Huh? Wala? Gia, Gia. Tita Pretty po yan. Ew. Rose, basang-basa. Pawis na pawis po ako sa loob, Mami. Thank you po, Tita Pretty. Kasama ko po si Tita Pretty na stuck sa elevator, Mami. Mabuti nga po. Kasi kung hindi, matatakot po ako talaga. It's okay, Michael. Tapos na. Come on, let's go. You have food waiting for you. Come on, let's go. Thank you again, Tita Pretty. You took good care of me kanina. May burger and fries po ako sa office ni Mami. Gusto mo po, Tita Pretty? Papa, may nag-send sa akin ng message kani-kanina lang. Hmm? What? My God. Tulungan niyo ako matrace kung saan ang galing ang message na yan. Alam ko ba tagal nang patay ang anak ko? Nasunog siya sa ospital, Papa, pero bakit may ganyan? Ang sabi, bawiin ko daw sa pamilya ko. Sinong pamilya? Si Mama, si Tito Hari, kayo? Kayo lang naman ang pamilyang meron ako eh. Ano yan? Ano yan, Papa? Noon, kung masyado nag-iisip, masama sa'yo na si stress. Gia, hintay. Papa, hindi! Ayoko na maghintay. Paano kung totoo yan? Ano ba talagang totoo dyan? Eh, hindi na ako mapakali. Simula nun ako ako message yan. Hindi magandang biro yan, Papa. Anak ko, pinag-uusapan natin dito. Ang sabi niya, bawiin ko daw sa pamilya ko. Walang ibang kaedad ang anak ko sa poder ninyo, kundi si Michael lang. Nung nanganak ako, ang sabi ng doktor sa akin, mahina daw ang lungs ng baby ko. Ganon din si Michael, di ba, Pa? Hindi ko na naiintindihan, Papa, eh. Sino si Michael? Saan yung nakuha si Michael? Alam ko mahirap mag-assume, Papa. Alam ko imposible, pero sino siya? Gusto ko malaman! Sit down. Hey. May arrangement kami. May arrangement kami ng mami mo. Pero kailangan ko, usapin ko muna siya. Bago... Bago ano? Ibig sabihin, may alam kayo ni Mama? Kailan pa? Bakit hindi nyo sinabi sa akin? I'm sorry. Okay, Gia. Get ready. Ilalakarin tayo. Ikaw, ako, si Michael. Ngayon din. After all these years, sa poder niyo pala ang anak ni Gia? Kaya tayo nandito, wala pang kasiguruduhan. Pero sa tingin mo, ano ko tumbo? I don't know. Alam mo, for the first time after a long while, hindi ko alam ang gagawin ko. I suppose, naniniwala kasi sinabi ni Harry, kaya tayo nandito. No, I just want truth. To prevail, and which way? Isa sa mga anak ko masasaktan. At si Lucy, sinasagot pa. Ang gulo niya na, Adam. Yeah. Kung mapapatunayan na anak ni Gia si Michael, malamang totoong sangkot si Lucy sa mga pangyayari. Imposible may kinalaman si Lucy. No offense, pero sa ego at pride ni Lucy, imposible ang papasukin niya sa poder ninyo ang sino mang related kay Kai.
makatapang na asawa mo. Alam natin she lies from time to time. Pero ito, hindi. Sana nga, kapag may kinalaman si Lucy sa pangyayari, baka hindi ko siya mapatawad. Ma, pauwi na daw sila, Papa. Miss na ang Golden Boy? Yep. Ilang beses ko na itong sinasabi sa'yo noon, too much of anything is bad. Baka kasi masyado mo nang minamahal ito si Michael. Why is it wrong? Anak ko naman siya. Kanya ka kasi magmahal eh. Tingnan mo nangyari sa inyo ni David. Nilaban mo. Tinodo mo. Niloko ka. Nawasak ka. Ma, hindi naman siguro ko lolokohin ang anak ko. He's just a kid. And I know that he loves me too. Oo, sige. Nawasak ako. But Michael kept me sane. He made me want to be whole again, and he's the greatest blessing I've ever received. Paano ko siya hindi mamahalin ng todo? Nothing is permanent in this world, Dana. Ang presidente nagpapalit. Ang asawa, value ng peso nagpapalit. Ang pag-ibig ay laging nagbabago at nagpapalit. Mama, what's your point? You ready for anything? Just be ready for change. You know what? You're scaring me. Is everything okay? Just a piece of advice. Huwag mong ibibigay ang 100% mo sa iisang tao o bagay. 70% dapat sa sarili mo. Para kung ano man ang mangyari, titindig at babangon ka sa huli. Ma, galit na galit ako nung kinuwento sa akin ang nangyari. Ang ginawa ni Tito Harry. Pero dahil sa mabilis na action ni Papa sa problema, mas nanaig sa akin ang pag-asa. Ang pag-asa na makakasama ko ulit ang anak ko. Na makukuha natin at mababawi natin si Michael, Ma. Anak, hindi pa tayo nakakasigurado. Ma, na-stuck kami ni Michael sa elevator kanina pagkatapos ko makatanggap ng text. Sa dinami-dami ng tao na pwede ko makasabay sa elevator, bakit siya pa? Diba? Bakit kaming dalawa lang doon sa loob ng elevator? Tadhana na ba ang naglapit sa aming dalawa? Hindi pa umakay na, tita. Halika dito, dito. Ayan. Sige, inhale. Inhale, exhale. Inhale in the eyes. Look at me. Inhale. Exhale. Inhale. Don't cry. Bubukas din ko ang elevator. Nung nagkatitigan kami, hindi ko alam, yung puso ko, ang bilis na tibok ng puso ko, Ma. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naiyak kanina, pero may saya sa puso ko nung nayakap ko siya, nahawakan ko siya, nakatitigan kaming dalawa. Lakso ng dugo ba yun? Hindi ko kasi alam na eh. Alam ko ba talaga si Michael? Pero mahal na mahal ko si Michael, Ma. Mahal na mahal ko yung matang yun. Ibig sabihin, siya nga yung anak ko. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Mananalaig sa akin ang puso ng pagiging ina. Maniwala ka, manalig ka. Atin ang bata. Atin si Michael. Atin ang anak ko. Sino yan? Hindi ko nakaregister yung number eh. Galit. Hello? Hello, Gia. It's David. David? David Chow. Paano mo nakuha yung number ko? May nagpadala kasi sa akin. Hindi nag-register sa phone book ko. Gusto ko lang sana mangamusta. Nabanggit ni Ma'am na nagkasakit ka daw. Hello? Huwag natin guluhin si Gia. David, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. Kanina ko pa gustong itanong. May nangyari ba sa inyo ni Gia noon? Nung nakita ko kasi yung baby urn sa kwarto ni Gia. Hmm.
tinanong ko si Kai about it. Halatang halata kasi na ni-abuse siya eh. Parang may tinatago. May guilt. Kasi kung talagang may nangyari sa inyo, Gia, posibleng... Posibleng anak naman ni Gia ay namatay na bata. Wow! Ang dami naman ito. Thank you. Thank you! No problem. Teka, it's not my birthday. And wala namang ibang okasyon. Ano ibig sabihin nito? Na-thoughtful ako. Or may hihinging kang pabor. At may ideya na ako. Lucy, pumunta ka rito para alamin kung saan ang DNA testing center na pinutahan namin ni Adam. Manny. I'm sorry. Ayokong makialam sa problema niyong yan ni Adam. Lucy, pumunta ka rito para malaman mo kung nasaan yung DNA testing center na pinuntahan namin ni Adam. Ang ibig sabihin yan is may binabala ka. Kumikilos ka dahil may pagtatakpan ka. Do not judge me. I'm not judging you. As a matter of fact, you have my word na hindi makakarating kay Adam yung tumpang labi mo sa akin. Yes, sir. Banda mo yung chopper. Papunta ako ng Palawan ngayon. Sige po, sir. Seems to be the problem. May nag-occupy din sa site area natin sa Palawan. Sabi nila sa kanila daw yung lupa. Mag-iingat ka. Biglang bubuhos ang ulan without warning. Iingat ka. Yes, I will. And I hope tonight, masarap ang dinner? Like crabs? Oh, consider it done. Good, good. Yeah. Sir, the chopper's getting ready and pumanik na lang daw po kay sa helipad. Ma'am. Ma'am. Ma'am.